Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. As the elected Vice Mayor and Presiding Officer, this 25th regular session is now called to order. Roll call, Mr. Secretary. The Honorable Members of the Sangguniang Panlunsod, Honorable Kathleen C. Briones, Honorable Mark Aris Bilwansing, Honorable Maria Concepcion R. Hernandez Biloso, Honorable Aris Manuel de Mendoza, Honorable Joel D. Pua, Honorable Raul A. Montealto, Honorable Pasita S. Liviste, Honorable Yunilo A. Katipon, Honorable Donato Linatok, Honorable Donato Arman Fero, Honorable Virgilio A. Macasahid Jr., and the Honorable Presiding Officer, Honorable Eric B. Africa. Mr. Secretary, do we have a quorum? We have a quorum. May we request the Honorable Noni Monfero to lead our invocation. Hello. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ito mahimik at damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. At nakarating po ang inyong mga lingkod sa gusaling ito upang magsama-sama sa gagawin naming pagpupulong para sa kapakanan ng aming bayan. Panginoon, pagkalooban mo po kami ng talinong nanggagaling sa iyo upang magamit po namin sa pagpapasya sa mga paksang tatalakayin namin sa araw na ito. Binabalik po namin ang lahat ng kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tanging tagapagligtas. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. May we likewise request the Honorable Monfero to lead the singing of the National Anthem. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin natin ang lupang hinirang. Perlas ng silamanan sa dibdib mo'y lumay, tuya ka ng mag-ibig. Kapasisigit sa dagat at tulog, sa sinuyang sa langit, may dilagang tula at awit sa pagkayang minamahal. Ang islap ng mataw at may tabong panalangin, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitigil. Reading of the minutes of the previous session, the Honorable Raul Montealto is recognized. Mr. Chairman, I move that we dispense the reading of the previous session and the same be approved. Any second to the motion? Seconded. Discussion? Discussion? Honorable Pua? Discussion? Minutes. Ah, wala na. Akala ko may amendment. Objection. Hearing none, the minutes of the previous session is hereby approved. Proposed ordinances and resolutions for second reading. The Honorable Joel Pua is recognized.
Good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa ating mga bisita. Provided that all the councilors has the copy of the committee report, I move that we dispense the reading of the committee report. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none? The motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, adoption. I move for the adoption of the committee report. Any second? Discussion? Objection? Hearing none? Committee report number 2014-029 is hereby adopted. Business for the day, Mr. Secretary. Business for the day, number 1, supplemental budget of Barangay Talisay. Refer to the Committee on Appropriations. Number 2, reclassification requests of Mr. Enrico Ilagan of the property situated at Barangay Balintawak, Lipa City. Refer to the Committee on Land Utilization. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Joel. What's the pleasure of the Honorable Manfero? Mr. Chair, good morning again at sa lahat ng ating mga kasamahan. Kung maaari ho ay minumungkahay ko na suspend muna natin yung ating session para ho biglang daan yung ating bisita na si Mr. Tadeha, na taga disaster risk. Meron lang po silang pakay dito sa atin. Seconded, discussion, objection, hearing none. Rules suspended to accommodate Mr. Bob Tadeha Ada of disaster risk. Disaster, ano lang? Risk reduction management division. Thank you. Sa atin po lahat, magandang umaga sa atin home Vice Mayor. Eric Africa, magandang umaga ho. Sa atin hong agalang-galang na konsehal, konsehales, magandang umaga po. Kinukuha ko lang pagkakataon ito para pasalamatan po ang yung mga konsehal na nagbigay ho sa amin ng mga uniform ho dahil sa stress rescuer ho. Ito sa si konsehal no, ni Patmon Monpero. Sir, malamat po. Salamat. At saka ang atin pong si Konsehal Don Linatok, nagbigay dun sa amin. Konsehal, magandang salamat po. At saka kay Vice Mayor po, maraming salamat po sa bibigay sa inyo. At saka kayo nung nasang taon, nakalimutan ko na kalimutan na namin yung pasalamat kay Konsehal Montialto, nagbigay din nung nasang taon sa amin ng uniform. Kailan po, maraming salamat. I-award lang natin yung kanilang request natin, sir. Is our speaker willing to be interpolated by the Honorable Katipon? Wala na, award na. Okay na, pare. Before we proceed, we would like to acknowledge the presence of our students from University of Batangas. A public administration under the tutelage of Attorney J.R. Makasaet. Yan ha. Okay, session na resume. Resolutions and ordinances for third and final reading. The Honorable Joel Puwa is recognized. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of Monica Penelope of O. Reyes with an area of 100 square meters, portion of her property with a total area of 5,908 square meters, located in Barangay Talisay, from agricultural use into residential use. Any second? Seconded by the Honorable Katipon and Briones. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading.
Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance classifying the property of spouses Mario A. Gatdula and Ida R. Gatdula with an area of 120 square meters located in Barangay Bulbok from agricultural use into residential use. Any second? Seconded by the Honorable Katipon, Mendoza, Briones, Leviste, and Linatok. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Privilege? The Honorable Katipon is recognized. Sa kagalang-galang hong kapulungan sa pangunguna ni Vice Mayor Eric Aprica, sa mga kasama at sa mga bisita, ang bubuksan ko ngayong umaga tungkol ito doon sa dati ho ito nung kapanahon ni DILG Secretary Late Robredo, ito ho yung tinatawag na good housekeeping. Ngayon ho naman panahong ito ay na iba yata la yung pangalan pero ang tema pero pareho din ang programa na para ito yung contest ng mga local government at mga may requirements. Kung natatandaan ho nyo, nagkaroon ng special session last Thursday ang ating mga kasama at ako naman ho'y hindi nakapunta. Special session at nagkaroon ho doon ng mga requirements para ho sa pangangailangan ho ng mga taga DILG. Akin ho sanang pakikiusap kung kaya ho ni Consieldon or ni Atty. Makasait na pwede hong initially discuss the good housekeeping program ng atin hong DILG at kung paano ho papasok ang siyudad ng Lipa bago ko ho sana ituloy ho yung aking privilege speech. There's a request from the Honorable Lakatipon. The Honorable Linatok is recognized. Maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay dapat ay susunod na magsasalita sapagkat nais ko rin pong talakayin at maipalam sa ating mga kababayan itong tungkol sa dati ang tawag ay Seal of Good Housekeeping na ngayon po sa pangunguna ni Secretary Mar Rojas ay tinatawag itong Seal of Good Local Governance. Ano po? Na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na umattend sa pagbisita ng Cluster 1 ng DILG dito po sa lungsod ng Lipa. Ito po ay composed ng apat na tao, isa galing sa NGO na nationally recognized. Ang tatlo po ay galing DILG na ang isa, hindi ko lang po tanda ang mga pangalan, pero yung isa po ay DILG ng Lemery. Yung isa naman po ay, yung dalawa po ay galing sa Cluster 1 or yung sumasakop sa Region 4A. At ang pagkaunawa ko po na nakuha ko during the visit ay inaalam po ng DILG kung papaano tayo number 1 ay mangalaga sa kaperahan ng ating lungsod. At tiningnan din po nila kung gaano ka-efficient o ka-epektibo din ng pagkolekta ng buwis ng lungsod ng Lipa. At sa naging pagbisita po ng taga-DILG, sila po ay dalawang kamay ay taas pa ang paa sa pagpalakpak sa sitwasyon na meron ang lungsod ng Lipa. Na ito naman po ay hindi lamang sa panahong ito, kundi nasimulan pa ng ating dating Mayor Vilma Santos Recto at sinundan ng mga naging administrasyon. At ngayon nga po ay mas napaigting dahil sa dami ng programa. Dahil sa kanila daw pong mga nabisitang mga LGUs, cities and municipalities, malalaki din po ang budget. Pero yung tunay na nararamdaman ng taong bayan yung serbisyo ng isang pamunuan ay bukod tangi at kamangha-mangha dito sa lungsod ng Lipa. Ang isa pong very remarkable na kanilang komentaryo sa atin ay ang ating pondo
dito sa lungsod ng Lipa, ang sabi nga nila ay pwede pala kayong hindi na tumanggap ng ira. Kaya nyo nang mabuhay. Self-reliant na po ang lungsod ng Lipa dahil kumukolekta tayo ng may mahigit 50% ng ating pondo ay galing sa lokal na buwis ng ating lungsod. At ang magaling pa po noon, yung pondo ng ating syudad ay hindi nakatuon lamang sa isang aspeto, kundi sila'y manghang-mangha sa pinagdadalhan ng pondo nito na unang-una ay nagbibigay tayo ng pondo sa edukasyon. Yun po ay isang magandang sinyales ng pagkakaroon ng financial stability ng lungsod na isa po sa criteria nila, yung finance. Ano po? At ganun din po, nakita nila yung pagkakaroon natin ng limang RHUs, Rural Health Units, ano? Na halos kumpleto sa facilities, may mga laboratory. And on top of it, at talagang napuri ang lungsod ng Lipa sa pagkakaroon ng ospital ng Lipa. Na kumbaga mat, hindi pa nga po ito nagfa-function and on its way of becoming a secondary hospital, ay binisita po mismo nila. At talagang sa fasilidad pa lamang ay silang namangha, lalo po doon sa pagkakaroon natin ng mga dialysis machine. On top of the RHUs, ano po? Ang kanilang inaasahan lamang ay magkaroon sana ang syudad ng Lipa ng mga functional RHUs or rural health units. At doon sa limang existing natin at meron tayong main health center, sabi nila ay pasok na kayo. Pero meron pa kayong ospital ng Lipa. Kaya kung 100% ang nakuha natin sana, ay ito'y naging 500% pa ayon sa kanilang batayan. Ano? Ayon. Isa pa po ay yung pagbibigay ng edukasyon sa ating mga kabataan. Pinasyalan po nila, binisita ang kolehiyo ng lungsod ng Lipa. At sa nakita nila pong may mahigit 4,000 taga-Lipa, ano, na binibigyan ng libreng edukasyon, ay meron pang mga scholars ang lungsod ng Lipa na nag-aaral sa mga kalapit nating universidad at mga kolehiyo. At yun ay, ang sabi po nila, meron silang certain number of scholars na dapat ay meron ang isang syudad, ay again, hindi lang po tayo naka 100%. Ano? Kung siguro sa 1 to 10 na ating nakuha, ay baka tayo'y 50 points pa ang nakuha. Dahil bukod sa nagbibigay po ang lungsod ng Lipa ng scholarship, ay meron pa nga ang kolehiyo ng lungsod ng Lipa na may magagandang kurso na ibinibigay tayo sa ating mga kamag-aaral. And with the support also of the University of Batangas, and BSU, LCC, LaSalle, and all other institutions, academic institution in this city, ay nakita po nila yung napakaraming scholars. Ano po? At ganun ding isang remarkable ay yung mga programa ng ating lungsod sa magitan ng DSWD na from womb to tomb. Ano? From womb to tomb. Hindi pa ipinapanganak ang isang bata, ay binibigyan na ng ayuda. Bukod nga daw po sa ospital at saka sa mga RHUs, meron pang ibinibigay na health cards. Nagbibigay pa rin tayo ng PhilHealth assistance sa ating mga kababayang mahihirap. At yun ay again, ay very remarkable sa evaluation po ng DILG, Department of Interior and Local Government, sapagkat, again, kung 1 to 10, ay lampas na naman tayo sa 10. And ang kanilang pinaka sinasabi sa atin ay, hindi lang po kayo nagbibigay ng serbisyo. Sinasamahan pa ninyo ng puso. Ano? Yun po ang ayon sa kanilang evaluation. Hindi po, yung pong mga taong nag-evaluate dito, ay hindi kilala ng punong lungsod, hindi kilala ng mga department heads. Ang may kilala lamang po ay ang taga-DILG, si Dr. Doy Adaya lamang po ang may kilala. And on top of that, na napakagandang sinabi nila, ay kung ano ang mga programa
ng local chief executive ng executive branch of government ay suportado ng mga resolusyon at ordinansa ng siyudad ng sangguniang panlunsod. And to that, we give credit to ourselves. Palakpakan naman po ang ating mga sarili sapagkat yan po ay nakita, napuri ng DILG na napakarami nating resolusyon at ordinansa simula pa po nung panahon ni na Konsel Nilo Katipon, ano po, nung pang 1995 hanggang sa panahon kasalukuyan, ano po, na kung saan ay nakita nila yung mga ordinansa, ano, na nagpuprotekta sa mga kabataan, nagbibigay ng pribilehiyo at mga benepisyo sa mga katatandaan, nagbibigay ng equal na pagtrato sa mga kababaihan. Nakita po nila yan sa mga resolusyon at ordinansa ng sangguniang panlunsod. Kaya po, ang sabi nila ay napakaganda ng inyong lunsod. At yung iba nga ay pwede daw hong mag-transfer na, sabi ng mga taga-DILG, kung pwede na silang mag-transfer dito sapagkat dito pala'y pwede ka nang mag-asawa, libre. Ano? Pwede ka nang manganak, libre. Pwede kang makapagpaaral at makapagpatapos ng iyong anak, libre. At mamamatay ka na, libre pa rin dito sa lungsod ng Lipa. Yun po ang napaka-remarkable na mga sinabi ng ating mga nagbisita po dito na, mula sa DILG. At ang isa pa po ay yung ating mga department heads, which I would like also to give credit and commendation. Na yung mga department heads natin, kasama na rin ang kapulisan na napaka-transparent sa lahat ng dokumento, sa lahat ng hiningi nila na mga pruweba para sa mga activities na ginagawa, sa mga programs na ginagawa sa lungsod ng Lipa, naging napaka-transparent ng lahat nating department heads, pati ng ating kapulisan. Sapagkat walang tinago kahit anong kaso ang ating kapulisan sa pangunguna ni Colonel Jack Malinaw, walang itinago na mga sikreto, kundi inilahad lahat. At sila'y tuwan-tuwa. Ang sabi nga po nung taga-DLG, ito ang kauna-unahang dinalaw namin sa lahat, sa dinami-dami na nang pinuntahan namin, na ang may full disclosure ang hepe ng Lipa ng mga kaso at ng mga kanilang hinahandle na mga sitwasyon dito sa lungsod ng Lipa. No, hiningi nila ang statement ng ating kapulisan at ganun din ang lahat ng departamento. Siguro with this, Mr. Chair, mamaya po, I would like also to pass a resolution comment of commendation para po sa ating city administrator, sa ating mayor, sa ating mga department heads at ang ating hong kapulisan na kung saan ay napuri po, hindi po si Mayor Maynard Sabili, kundi ang napuri po ng DILG ay ang lunsod ng Lipa. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat. The Honorable Katipon is recognized. The Honorable Makasaet is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Ang akin na lamang po dito ay mga additional information, dagdag po dun sa mga sinabi ng ating kagalang-galang na Konsehal Don Linato tungkol po dito sa programa ng ating DILG with regard to Seal of Good Housekeeping. Ito po kasing Seal of Good Housekeeping, gaya po ng nasabi kanina ni Konsehal Don Linato, ito po yung dating programa ng ating pong yumaong si Secretary Robredo, na nung nakaraan po ang ating pong lungsod ng Lipa ay tayo po tumanggap ng premyo dahil doon po sa unang level ng Seal of Good Housekeeping ay pumasok po ang ating bayan. Doon po sa pagkapasok ng ating bayan ay may mga minimum requirements na kung saan po ito'y nakuha po ng mga hindi lamang po ng iisang departamento dito sa ating lungsod, pero lahat po ng departamento, executive, legislative, pati ho'y lahat ng mga miyembro ng DILG family sa ating pong sa fire, sa ating kapulisan, at sa lahat pa po na nagtutulong-tulong para humapatakbo ang ating bayan. Gayun din po, sa pagkakatanggap po natin dati ng ating Seal of Good Housekeeping Award ay sinubukan po natin, tayo po'y kinausap ng ating DILG representative dahil total tayo po'y nakapag-comply doon po sa unang level ng ating Seal of Good Housekeeping. Tayo po ngayon ay sinubukan po natin na tayo po'y makaabot doon sa sinasabi na silver. Sa silver level ng ating pong Seal of Good Housekeeping, na kung saan dito po ay titingnan kung ang mga pamantayan dito sa lungsod na Lipa, kung ang mga gawain dito sa lungsod na Lipa, kung ang mga proyekto, kung ang mga nagpapatakbo dito sa lungsod na Lipa ay aabot po dun sa akda ng mga dun sa mga requirements para makakuha po tayo ng Silver Good of Housekeeping Award.
Kanina po'y nabanggit ng ating kagalang-galang Konsehal Don Linatok ang mga nangyari at mga sitwasyon dito po sa ating bayan. Tunay po kasi yung mga requirements sa silver level ng good seal of good housekeeping ay napakabigat po niyan. At hindi po ito basta-basta, at sinabi nga ho, ay hindi po basta-basta mga bayan ang nakakapasa dito pa ating sa ating silver level ng seal of good housekeeping. Pero gaya nga po ng sinabi ng ating kagalang-galang konsehal doon, bagamat wala po ako nung nagkaroon po ng pagbisita ho dito, ang ating pong mga representante galing po sa DILG, sa iba't ibang bayan, ako tayo naman po'y nakasama rin doon sa mga pagpupulong para po sa paghahanda. At dito po'y kasama rin po ang ating mga karamihan po, halos lahat po ng ating mga konsehal sa pakikipagtulungan para ho maibigay o maipakita. Hindi na ho basta-basta i-deliver lamang, dahil ito naman pong mga ating ipinapakita ay existent na dito sa ating bayan na kailangan na lamang pong i-disclose doon po sa mga tumitingin dito sa ating bayan kung ito nga ba ay tama at nandiyan pa. Ito pong ating seal of good housekeeping, katulad po ng sinabi ni Konsehal Don Linatok, at gusto pong ipaabot sa atin ng ating kagalang-galang Konsehal Nilo Katipon. Ito po hindi lamang po trabaho ng eksekutibo ang tinitingnan. Nandito rin po ang trabaho ng legislative. Dahil po dito sa seal of good housekeeping, dito po itinitingnan ano ba ang mga kailangang gawin, at dun sa mga kailangang mga gawin na nakikita dito sa ating bayan, ano ba ang mga problema na nakikita dito sa ating bayan, ano ba ang mga dapat na programa na kailangan nating implementa dito. At sa pag-iimplementa ng programa, tama ba ang proseso sa ginagawa natin para mag-implementa tayo ng programa? Dahil syempre ho, alam naman ho natin sa ating local government, hindi ho tayo basta-basta pwedeng mag-implementa ng programa nang hindi dumadaan sa ating legislative ang mga pagbabudget o kung ano man pong mga ordinansa natin i-implementa para ho i-implement ng ating pong executive department. Dito po ay tiningnan kung ang ating pong mga ipinatutupad ng ating executive department ay may kaakibat po ba ng mga local ordinances na dapat po'y ating pinapatupad. At doon naman po, gaya po na sinabi ni Konsehal Don, ay hindi lang po dalawang kamay ang tinataas, ay buong katawan po nila ay tinataas, dahil nakita po ng ating pong mga gawain dito sa lungsod ng Lipa ay talaga naman pong backed up with the ordinance. At aking pong pinapalakpakan at aking pong binabati, hindi lamang po yung mga ngayon na naglilingkod na miyembro ng Sangguniang Panglungsod, pati po yung mga nakaraan na naglingkod na miyembro ng Sangguniang Panglungsod, na kung saan po ay kanila pong talagang tinitingnan, at na bawat pong programa o proyekto na pinapatupad dito sa ating bayan ay may kaakibat po na ordinansa. At dito rin po ay tinitingnan din po natin yung mga trabaho ng ating executive department. Natitingnan po, bagamat nakapagpasa ho sa atin dito ng budget, titingnan ho natin saan bang mga aspeto may pangangailangan. Bagamat ho tayo dito sa ating bayan ay may 23 departamento na tinitingnan. Meron ho tayo sa cooperative, meron tayo sa agriculture, meron tayo sa health. Tinitingnan po, at marami pa pong iba, tinitingnan po ano ba ang mga pangangailangan pa doon sa kanilang iba't ibang aspeto o sa iba't ibang departamento. Doon po nila nakita, unang-una po, at naging glaring nga po ang pagtingin ay doon po sa ating mga health programs. Dahil bukod nga po doon sa ating RHU na tayo pumasa na, ay nakita pa po natin na meron po tayong ospital. Bagamat tayo, we're still on the verge para po maging secondary ang ating hospital, ay talaga pong napakaganda ang pagtingin sa atin, dahil ang programa po natin when it comes to health programs ay talaga naman pong bigay sa mga tao. Nandyan din po yung ating programa sa kooperatiba, na yung pong mga inilalabas nating pera na pag tayo yung nagpapautang, kasi ang tiningnan naman ho nila dito, existent nga ang programa, nagbibigay tayong pera, pero yung bang mga procedures o yung pag-collecta pabalik ng pera ay napapapunta ba o nakukuha muli ng ating gobyerno. So doon po ay nakita nila na almost 100% ng mga pinapautang po natin sa ating mga kababayan ay bumabalik po. Ibig sabihin, epektibo ang ating programa. Nakatulong na tayo, pero ang pondo ho natin ay nagre-revolve. Kaya ho nasabi ng ating kagalang-galang Konsehal Don Linatok, we could stand on our own. But then, syempre ho, malaki naman ang tulong sa atin ating ira. Bagamat sinabi ho nila yon ay wag po sana itong maging misconception na mawawala naman po ang ira dito po sa ating bayan. Yan pong ira ay tuloy-tuloy pa rin pong papasok po dito sa atin. At syempre ho, bukod ho sa mga programa ho natin, ay talaga hong lapat na lapat sa ating mga kababayan, dahil kita ho na nakakaabot talaga hanggang sa pinaka mga babang antas dito sa ating bayan ang mga programa. Doon nga po na recognize natin yung mga iba't ibang NGO. Nandyan po si Tito Charlie ng ating pong Rotary, si na Konsehal Raul na membro ng ating mga Rotary ho dito, na talagang ang pakikipagtulungan po ng ating pong gobyerno sa mga iba't ibang ahensya o iba't ibang NGO dito sa ating bayan ay tuloy-tuloy pa rin po. So ito po lamang ay pagpapakita o pagre-recognize
ng mga ginagawa po dito sa ating bahay at kung siguro po'y kukulangin pa ang oras para isa-isahin ang lahat po ng mga nakamit nitong ating bayan. Pero ito po ang ating paggawa. Kung sakali po tayo mabibigyan ng award, bagamat nakita na ho na maganda ang ating naging ang nakuha dito sa ating bayan, ito po'y siguro magiging simula. Hindi ho ito magiging tapos ng tamang paglilingkod dito sa ating bayan, bagkos ito po'y magiging pang-encourage pa sa ating mga kababayan na nakikita na tawa na tama ang ginagawa ng ating pamahalaan na may pinupuntahan na tama ang kanila po mga ibinabayad na buwis. So dito po ay akin po tinatapos sa aking panalita at kung may dadagdag pa po ang ating kagalang-galang na konsehal, ito naman po ay pagtutulong-tulungan at kung may kakulangan pa sa ating mga dapat gawin, ang ating po mga kasamaan sa Sanggunian Palungsod, ang mga nasa ehekutibo ay magtutulong-tulong po para magawa ng tama ang para sa bayan. Thank you, Mr. Chair. The Honorable Linatok is recognized. Meron pa po akong nakaligtaan na ito po ay halos kumain ng kalahati ng kanilang pag-interview at pag-bisita ang mga taga-DLG ang tungkol po sa disaster and risk reduction management natin. Na kanina nga po ay galing din dito si Mr. Tadeha na siya po ang ating lead person or point person pagdating sa disaster, na kung saan ay binisita nila yung ating mga facilities dito, pati yung mga ating identified evacuation center, na nakita naman nila na ang lungsod ng Lipa ay hindi talaga isang lugar na mayroong disaster and risk dito po sa atin. Hindi po tayo ganun. Pero ang kanilang pong sinabi ay, kung bagamat hindi kayo puntahin ng anumang kalamidad at sakuna ay nakahanda at sobra pa rin na naman ang sinabi nila, sobra-sobra pa yung inyong paghahanda. Ano? At sabi nga nila, sana mabulok na lang yung mga naka-reserve ninyong pagkain diyan para sa inyong pag-responde. Ibig sabihin nila po na sana'y mabulok na, ibig sabihin nila ay wala silang nakikitang mataas na risk ng disaster dito sa ating lungsod. Kung kaya nga't baka daw hindi na yun mapakinabangan. Pero magaling at wala pa, ay tayo'y nakahanda na. So tayo po ay sa punto ng disaster management, risk and reduction management, ang sabi po nila ay we are proactive. Hindi po tayo reactive, no? Dahil kaya po ito'y isa sa matinding binigyan nila ng pansin sa nangyari sa ating mga naapektuhan ng bagyong Yolanda na kung saan ay hindi masyadong naging proactive kundi reactive ang nangyari. So dito po sa lungsod ng Lipa ay sinasabi na tayo ay proactive pagdating sa disaster and risk reduction management. Ang isa pa po ay yung tungkol po, Mr. Presiding Officer, sa bahay ni Kuya. Ano? Hindi lamang po tayo ay yung bahay ni Kuya is ay hindi na po kasama sa kanilang hinahanap, ano? Pero ang sabi nila ay napakaganda ng proyektong ito sapagkat this is one of a kind in Region 4A, no? Or even in the entire archipelago. Isa lang ito sa mga local government units na mayroong ganitong programa na napakaigting na ng kampanya ng kapulisan at ng gobyerno laban sa mga ipinagbabawal na droga at ganun din sa pagtutuwid ng landas ng ating mga kababayang naliligaw ng landas sa droga ay meron tayo mismong facility. At ang maganda pa po noon, yung ating facility ay nakakonekta sa mga national NGOs and also government agencies na kung hindi na kaya, yun daw ang maganda ang sabi ng DILG, na ang isang munisipyo ay hindi nagkakanya lamang ng kanyang problema o ng kanyang ligaya. Kundi pagkatapos nating mabigyang dito ng tugon, kung hindi naman natin kaya dito, ay meron tayo kaagad pinagdadalhan at nire-refer sa ibang lugar. So, pinuri po Tita Patsy ang tungkol dito, lalo tigit sa ating programa sa kalusugan na meron tayong mga connection. Hindi ibig sabihin connection ay yung tayo ay konektado sa PCSO, magandang ating relasyon sa PhilHealth at ganun din sa iba pang mga national government agencies na kung saan ay nagpapaunlad ng buhay
ng tao dito sa lungsod ng Lipa. Kaya sabi po nila, this is a livable city. Thank you, Mr. Chair. The Honorable Katipon is recognized. Una po, Mr. Chairman, nagpapasalamat ako kay Consul Dot, kay Consul Makasait to enlighten na dito ho sa good housekeeping. Kasi nung panahon namang una, kami ho nibibago ulit din eh. At hindi ho namin masyado alam. Yun yung positive reaction ho ng dalawa, makikita ho natin doon, kung i-analyze ho natin, lahat ho nagsimula yan sa sangguniang panlunsod. Sa pangunguna ng Vice Mayor at mga konsyal, lahat ng ordinansa at resolution simula pa noong 1992 o 90 nung mag-local government code hanggang ngayon, pinakikinabangan ng mga taga-lunsod ng Lipa ang sangguniang panlunsod. Marami kasi sa atin ang hindi alam yung trabaho ng sangguniang panlunsod. At ito na nga ho yung trabaho ng sangguniang panlunsod kung bakit ho umuunlad ang bayan ng Lipa. Ang bayan ho ng Lipa ay nagsimula ang umuunlad 1995. Noong from 1988 ho na 44 million, 1995 naging 250 million na ang budget officer ho ni Dalita Father si Mario Africana, tatay ni Vice Mayor Eric. At ito ho yung nagtuloy-tuloy hanggang sa 1.2 billion. Doon ho sa aspeto na sinasabi ho ng DILG na okay ang Lipa, maganda, yun hong negative side. Gusto ko lang hong kunin ang attention din ng mga committee chairman. Ito ho napaka-importante. Kahit pa nung una hanggang ngayon, yung trabaho ng chairman ng committee ay ito ho ay mapakahalaga. Lalo na ho sa final kuhan ho ng good housekeeping, may mga aspeto rin hong negatibo. Gusto ko hong ipokus ito doon sa good governance. Doon sa good governance na maaring nakita ho ng taga-DILG yung aspetong positibo, baka naman ho sa ngayon ito ay parang tip na rin o additional info na pwede ho nating maihabol pa. Na yun hong sitwasyon natin sa paggagawa ho ngayon ng palengke, yun hong anad ay 300 million loan na parking building, ay gusto na yata simulan. Ang naging problema ho doon, yung ito yung nakaya ko ho nabuksan, noong Lunes, naging bisita ho ni Vice Mayor at ng ilang kasamang konsyal ang ating mga taga-palengke. Doon ho sa pagkaka-reassign o transfer ho ng kanilang mga pwesto. Ako ho yung namasyal noong isang araw doon sa pwesto at laging sinasabi si Konsyal Joel po ang napasyal doon. Kung makikita ho ninyong one by one, imagine ho na isang gulayan ay one by one ang magiging pwesto at medyo may kalayuan pa doon sa naiwan na gulayan, ay baka ho hindi magkaroon ho ng magandang kabuhayan ng mga tao ngayon. Yun ho isang aspeto ng good governance na baka ho pwede nating maituwid pa o maikorek para mahabol natin dito sa good housekeeping. Ikalwa ho, sa chairman din ng PISA ng traffic, tingnan ho ninyo ang traffic ng lungsod ng Lipa. Baka naman po pwedeng makipag-usap din ho tayo sa mga department heads, sa executive, na ganito ang aming proposal, mayroon kami sa sangguniang nabibinbing ordinansa at nagkaroon pa na experimental na hanggang kayo hindi rin naman yung pinakikinggan pa, ay baka ito'y makakaresolba ng ating traffic sa lungsod ng Lipa. At higit sa lahat, yun ang peace in order. Yun ang peace in order natin, kahit pa sabihin natin yung mga patayan, yung riding in tandem or what, yan ay personal or what, ay parte pa rin ho ng peace in order ng lusod ng Lipa. May mga aspeto pa ho tayong pwede nating tulungan ng executive para ho dito sa good housekeeping. At doon nga ha mag-special session tayo ng isang araw, requirements nila ay ito. At napakaswerte ng lusod ng Lipa. Doon sa requirements nila, ay tayo ay parang iginaguide nila at tayo ay tinuturuan. At yun nga ho, tingnan ho ninyo ang pick up ng basura. Ang environmental kwan ho natin. Sa chairman din ng committee, pagigihin ho natin ang pagko-committee hearing, dialogue, public hearing, na baka ho tayo mabibigyan ng solusyon ng mga implementer nito. Kaya ho sana, kung gusto ho natin makamit, talagang maganda ho yung sinasabi ni Consul Don, ni Consul Makasain, tulungan pa ho natin
Sabi ko nga ho kanina sa umpisa ho ng aking speech, ang mapakalaking role dito sa pag-unlad ng lusod ng Lipa ay ang sanggunian panlusod. At dito nga lang ho, doon sa klub nating pinasa no isang araw, ako lang ho may kaunting question ho. Din ho sa ating resolution na nagkataon naman ako umalis at ako'y natawagan ng aking kaibigan, sawa. Meron ho tayong ipinasa resolution. Huwag ho nating madalain na resolution. Yan yung ipadrop, may abogado, may kwan. Tingnan ho nyo resolution number 284. Resolution provisionally adapting the proposed comprehensive land use plan of the city of Lipa for future consideration. One of the whereas is this. Whereas there is a necessity, however, to hold series of public hearing and that material time is needed to pass a legislation adopting the proposed club in entirely. So, bakit ho tayo nagpasa na rin agad kung tayo na may magkakaroon pa ng series of committee hearing pa? Na baka dito pa rin ho magkaroon ng conflict ang kailangan hong requirements ng atin hong good housekeeping. So, may mga bagay hong tayo, nasabi ko nga, napakalaking bagay na saan ko na yung panlusod ay tunay na siyang kabahagi ng kaunlaran ng Lipa at siya ang susi ng kaunlaran ng Lipa. Pero meron pa rin ho tayong pa isa-isang para ding hindi ho perfecto. Ito naman ho yung maitama pa natin. At sabi ko nga ho kanina, akin ho kinukuha ang atensyon ng chairman ng committee on traffic and peace and order na ayusin ang traffic at ang katahibikin ng Lipa, papaano niya gagawin. Ay kalua, ang environmental, paano talaga natin matutugunan ang pangangailangan ng ating tao, mga tao, satisfaction ng mga maninira sa lungsod ng Lipa. Ang laging sabi nila, sila ay nakibahagi do sa water bill ng water district, kinukunan sila ng 10 piso, sa mayor's permit, mayroon pa silang environmental fee, ay hindi natin maayos ang pag-pick up ng basura. Kaya siguro ay kaunting ngipin pa at kaunting tibay pa ng dibdib ng mga chairman ng committee. At higit po sa lahat, ang tinatawag nga ho nating peace and order ay atin hong ayusin sa lusod na Lipa. At yun hong problema ng tagapalingki sa ngayon, ito hong magiging problema siguro 2-3 taon pa. Ngayon po ay isaayos na natin, makipag-coordinate tayo sa city administrator at chairman ng public market para humatugunan natin ang pangangailangan at hinaing ng mga napalipat na pwesto sa ating pamilihan. Maraming salamat po sa kagalang-galang nakapulungan at ito lang ang gusto ko hong maitulong po sa ating sanggunian. The matter brought up by the Honorable Katipon is referred to the committee on internal rules. The Honorable Lalibiste is recognized. Mr. Chair, maganda umaga po at sa lahat po ng mga kasamahan ko dito at sa lahat po na nandito. Tungkol po sa nabanggit ni Konsehal Katipon about the market, ang totoo po, inilipat po sila kasi po inuumpisahan na po ang ating parking. Ang kanila pong pwesto for a long, long time, yung mga lalo na yun sa gulayan, is one by one. Ang ginawa po ng ating administrator is 2x2, pero hinati po sa dalawa yon para po maging 1x1, kaya po para po ma-accommodate silang lahat. Kaya kasi po yung 1x1, matagal na po yung pwesto nila. Hindi po natin sila binawasan, hindi po natin dinagdagan. Yan po ay ibinigay sa kanila kung ano po yung dating pwesto nila na sukat. Inilipat lang po sila sa temporary na pwesto. Hanggang matapos po yung parking, mag-aayos na rin po ang lahat ng pwesto na yan. Pero hindi po 2x2. Salamat po, Ma'am Pachi, Tita Pachi. Ang kwan ko kasi, dapat ho ay ma-invite nga natin sila sa committee hearing, public hearing, at nang maliwanagan ho nila. At gusto ko rin ho namang maiparating sa mga tao na asang gawin ang palusod na kung sila ipaparito at sila ay may complain o suggestion, ay sila na may ating tinutugunan
At gusto ko nga, nalimutan ko lang ang isingit kanina. Sana ho sa pag inyong committee hearing, may tanong ho ninyo rin sa mga tagapalengke doon ho sa mga pumwesto na ang usapan ho daw ho itong akin at yun ho yung kausap natin no Lunes ho din na yung ilan na yung may mga pwestong labis doon sa kanilang tatransferan ay nagkakaroon ho ng bilihan at involved ho dito ay mga government employee yata ho. Kaya ho dapat maliwanag din ho sa ating lahat na kung talagang walang bilihan na nangyayari doon sa pwestong pagtatransferan, ang balita ho daw ay 50,000 per pwesto. Ngayon, para ho maklear ho dati ng city government na tayo nga ho ay napapakuan pa rin sa contest na rin ng good housekeeping, ay para maikwan na rin ho natin na dito sa Lipa ay walang bilihang nangyayari sa pwesto piho sa palingke at ito ay siguro ay chismis lang. Dapat ho sa kanila natin malaman sa magtitinda at doon ho sa mga empleyado ng palingke kung may nangyayari nga hong ganoon para ho naman ho maliwanag na tayo ho sa sanggunian ay tumugon sa kanilang pangangailangan. Sa akin po, apalang ko po ay nakausap ko po ang ating administrator ng palengke at ako po ay naniniwala sa integridad niya. Kaya po, palagay ko naman po, wala pong bilihan na nangyayari. Ang nangyayari lang po is hindi po natin pwedeng ibigay sa kanila yung pong 2x2 na gusto nila sapagkat napakarami ho ng applicant, marami po sila, nabigyan po silang lahat ng ticket at meron pa, yun ho mga talagang umalis doon sa pwesto pero nagbabayad ho religiously ng kanilang rental miski wala pa po doon. Ngayon po, bumabalik po sila. Kaya po yung labis doon sa sinasabi nilang pwesto, doon po naibigay sa religiously na nagbabayad ng renta po nila. Kaya po napadagdag po yung mga taong medyo huminto muna ng pagtitinda but miski po huminto sila, ay tuloy-tuloy po ang kanilang bayad sa pwesto na one by one. Kaya napadagdag po si yun doon. The Honorable Makasaet is recognized. Magandang umaga po, Mr. Chair. Regarding lang po doon sa nabanggit ng ating kagalang-galang Konseyal Nilo Katipon, ang issue po kasi na nabanggit ni Konseyal Nilo na meron daw mga chismis na nagkakaroon ng bentahan po dito sa ating sa palengke, yan po yung nakarating na rin po sa inyong abang lingkod. At sa katotohanan po, I agree with our Honorable Councilor Pachi Libiste that I too have the most respect and I know of the integrity of our existing market administrator. But despite the fact of the integrity na yung ating pagtitiwala ay kinuha rin po natin ang pansin. Ako po yung nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang ating market administrator to clarify myself the existing issue na nagkakaroon daw ng bentahan. So as of now, ito po yung maganda rin pong nalalaman po ng ating pamunaan sa sanggunian ng panglingsod. There's already an existing investigation na nangyayari po doon kung meron nga po na bentahan na nangyayari sa ating pong palengke. Because as I know, dito, meron po yata tayo, I don't know if we have an existing ordinance na dapat isa lamang pwesto ang pagmamayari ng isang tao sa ating pong palengke. At there, aside from the rumors doon sa bentahan, ay meron din pong issue regarding multiple ownership ng mga pwesto po doon sa ating pong sa ating pong palengke. So, rest assured naman po dito po sa ating sanggunian ay magkakaroon na po ngayon ng investigasyon kung totoo nga po na merong ganito pong pangyayari dito po sa ating market. Thank you. The Honorable Katipon is recognized. So, salamat Attorney Makasait. Yun nga ho, ang sa akin ay sana'y may salang ho natin sa committee hearing o public hearing. Matawag, wala naman sigurong masama na matawag natin. At yung mag-raise tayo do, sinong may question, sinong nagre-reklamo sa inyo na kayo'y binilhan o nakabili para ho maliwanag at may transparency nga ho itong ating gobyerno na sa pamamagitan ho na sanggunian ng panlusod ay malilinis ho natin ang image ng ating gobyerno. The Honorable Linatok is recognized. Ang ihilingin po natin dito siguro ay
tumindig at tindigan nung mga nagrereklamo at nung mga nag-i-issue yung kanilang mga nakikitang irregularidad. Ang problema po ay paragang may taga-suy-suy laang o may taga-sulong-sulong-sulong. Ang problema po, hindi naman po sila makatindig. Ano ho? Sana ho ay pinapakisuyo din natin sa ating mga kababayan, lalo tigit sa ngayon ay may mga nai-isyong ganyan, na ito po'y daanin natin sa black and white. Mahirap po kasi kahit magpatawag tayo ng committee hearing dito, na ang darating din po dito ay puro sinuysoy lamang, o kaya po ay hindi naman kayang gumawa ng formal na sulat o kaya'y formal na reklamo. Ano? O maghain ng formal na kung anuman ang kanilang naobserbahang irregularidad sa ating palengke. Dahil pagka ho tayo laging di umano, parang, ano ho, ay di ho yung ating magiging resulta din dito, ay parang ang meron. Ano ho? So siguro pong hinihingi natin dito ay tindigan ng ating mga kababayan kung talagang meron silang nakitang irregularidad. At ang sangguniang panlunsod naman po ay hindi natanggi at hindi naatras sa kung anumang problema ang meron tayong dapat ay kaharapin. Basta't ito lamang po ay wag naman ang sanggunian soon ang parabagang nag-iimbestiga, ano, na wala naman talagang pupuntahan o basihan. Ano po? So sana po ay hinihiling natin yung mga maninindan na apektado na maghain ng formal na complaint. At mahirap po yung sabi-sabi lamang. Ano? Mahirap tayong mabuhay sa maling akala. Ikalawa po na nais kong samantalahin na rin to, Mr. Chair, tungkol po doon sa ordinansa o resolusyon na tungkol po sa CLUP. Yun po ay isang napakagandang tanda na ang lunsod ng Lipa, na ang sangguni ang panlunsod ay hindi rubber stamp. Sapagkat kaya ho ito'y provisional, ano, na ating pag-aaralan ang lahat. Dahil po ito yung resolusyon lamang, Mr. Chair. Hindi po ito ordinansa na magiging batayan na at magiging isang batas na. So po ito yung resolusyon that provisionally we are adapting. Kasi po malaking bahagi naman noong binigay sa ating CLUP ay yun na ho yung ating mga content na nung nakaraan pang CLUP at pinag-aaralan at pinatutupad na dito sa lungsod ng Lipa. Yun nga lamang po, malaman ng ating mga kababayan na kaya po ang ating inaprubahan ay resolution provisionally adapting po. Ano? Na ito ay pong future ay ating pinag-aaralan ng mabuti. So ayaw po natin, hindi po tayo nagmadali sa pag-aapruba ng provisional adoption nito. Kundi, kaya po resolusyon lamang ang ating ipinasa upang magkaroon tayo ng malaking puwang at panahon para pag-aralan ang comprehensive land use plan ng lungsod ng Lipa bago po natin ito maipatupad bilang isang ordinansa. Maraming salamat, Mr. Chair. The Honorable Katipon is recognized. Una ho, doon sa binanggit ni Consul Don, yun nga hong aking request ay ma-invite yun at magkaroon ng investigasyon. Yun hong ating, dahil ito hong mga tagapalengke, dito naman, lunes lang naman ito nangyari na nakipag-dialog kay Vice Mayor sa ilan nating mga kasamang konsihal at doon ko narinig na nakakabilihan. So, mas maganda na magkaroon ng isang formal committee hearing na doon, i-raise nyo. Sino nagsabi sino may bilihan dito sa loob ng palengke? Sinong kwan? Ngayon, ginawa na natin ang lahat ng ating gusto para ho maging malinis at maganda ang image ng palengke. Kung hindi pa rin sila magre-reklamo, ay wala na tayong magagawa. Ang importante na iparating ho natin dito sa sanggo ng panlunsod ng kanilang mga hinaing. Sila mismo. Ikalawa ho, ang atin hong tinatawag hong land use plan, nakalagay ho kasi din eh, from, adapt from 2012 to 2001 for the future consideration. So, papaan ho, ari, may question ako kay Atty. Macaseto, kay Consul Don, na yung dahong ating existing ordinance na land use plan, meron ho doon
ang executive na kayang baguhin o kayang implement base ho dito sa resolution na provisionally adapting the proposed. Bakit provisionally adapting the proposed? Nasaan ho yung adapting the proposed yung ayan? Kasi ho, may existing ho tayo ng 1997 zoning ordinance. Yun ho sana ang gusto kong maliwanag, kaya nga ho kino-question ko aring resolution. Honorable Makasait, una po muna dun sa katanungan with regard to sa proposed, dun sa ating approval ng proposed na CLUP natin. First and foremost, atin po munang tingnan na ang atin pong ipinasa isang resolusyon lamang. Sa pagiging pong isang resolusyon, ito po ay subject pa po sa pag-aaral natin, at kaya ho propose ito ay pwede, with the meaning of the proposed itself, ito ay proposal na pag-aaralan pa po natin. Na dahil nga po ito, at bukod doon sa isang proposed po lamang ang nakasulat doon sa ating resolution, the fact that it's only a resolution itself, it's not yet effective. Dahil para maging epektibo ang ating pong isang ordinansa na CLUP, ang isang CLUP, kailangan po ito'y isang ordinansa. So I think that would answer for itself. Then, secondly po, dun po sa katanungan ni Konsehal Nilo dun po sa issue with regard dun sa pagpapatawag po dito sa atin ng dun sa pag-iimbestiga. First and foremost, don't be mistaken that I trust the wisdom of this august body as regards its function na tayo po yung mag-imbestiga ng kung ano pong mga issue na kumakalat po dito sa ating bayan. But then again, as I've mentioned po earlier, there's already an ongoing investigation. And there are also allegations stating that there are some public officials who are also meddling with this in this issue. So ako po kasi I leave it to the wisdom of this august body kung ito po ba'y ang habang ngayon po na mayroong investigasyon na nangyayari, na tingin ko po kasi ay kung meron pong kakuntsaba, hindi ko sinasabi na meron, sabi ko kung may kakuntsaba na public official, ay baka magkaroon ng problema doon sa investigasyon. Kasi kung kakuntsaba ang public official, tingin ko dapat ay mas discreet ang ating pag-iimbestiga sa isang bagay. Yun naman po yung aking opinion lamang. Ito po yung naman nasa sa atin yung body kung ano po ang inyong magiging desisyon. But I am of the opinion na kung ang isang bagay ay kailangan nung discreet ang pag-iimbestiga, ay ako po ay nagmumukay na we leave it there first, then we ask them to report. Then from their report, we do our interpolations kung tama po ba ang mga naging procedure nila dun sa kanilang pag-iimbestiga, at kung ano po ba yung mga dapat na mungkahin natin dun sa kanila pong mga ginawa. So yun lang po, Mr. Chair. Comment from the chair. Kasi ako po ay nakipag-usap din tungkol po sa ilang opisyales regarding po diyan sa alleged na bilihan po sa palengke na worth 50. Ito po ay baka may magkaroon po ng misconception. Ito po ay hindi po yung mga datihan ng pwesto. Pinag-uusapan po rito yung temporaryng inilalagay habang ginagawa po ang parking building. Ito po ay a suggestion from the chair. Ang atin pong chairman ng Committee on Good Government and chairman ng Committee po ng Market ay mag-conduct po kayo ng committee hearing regarding this matter. At mas maganda po ay inform po lahat ng tao. Kasi mahirap po yung sa pag-discreet. Okay pong gawin po ng executive yon, pero dito po sa sanggunian, gusto ko po i-open. Transparent po tayo na makita ng lahat kung ano ba talaga nangyayari. So yung pong nag-aakusa ay patunayan po niya kung totoo. At yun naman pong pinagbibintangan, ipatunayan din po niya. Kasi hindi po natin matatapos ang pulong pong ito kung hindi po tala pagharap-harapin. So I'm requesting the both chairman of the committee, after I refer this privilege speech, na to conduct the necessary committee hearing for us to know as soon as possible what is the truth po behind po yung alleged na bilihan ng palengke. So the matter brought up by the Honorable Pasita de Viste is referred to the Committee on Good Government and Committee on Public Market. Next privilege speech, the Honorable Monfero is recognized. Nagkakamuha. Good morning ho ulit, Mr. Chair, at sa lahat ho ng ating mga bisita, sa aking mga kasamaan din sa sanggunian. Ang pinupunto ko po dito sa aking privilege ay doon po sa mga ngalakal o mga businessman na mga hindi lehitimong Pilipino. Ano ho? Alin ho ito?
Marami ho dito sa atin ang nagninegosyo ay mga dayo. Tayo naman ho'y welcome. Ang atin ho city ay welcome ho sa lahat ng negosyante as long as ito ay doon sa negosyo na legal. Ano ho? Marami ho dito sa atin na dayuhan na negosyante. Unang-una ho ay yung ating mga bumbay. Ano ho? Meron tayo dito ang mga nagpa 5-6 na mga bumbay. Pangalawa ho, marami na rin tayo negosyante dito ang mga Koreano, Taiwanese, at marami pa rin ho ang ibang mga nasyon na nandito sa ating lungsod ng Lipa. Ang isa kong pinupunto rito ay magkaroon tayo ng ordinansa para ho dito sa ating mga dayuhang mga lakal na pinoproteksyonan yun ang ating mga manggagawa. Ano ho? Marami ho kasi dito sa atin, meron ho kasi kahit tinasambit ko ngayon ay meron hong reklamo na karating sa akin na meron ho ditong nagninegosyo na hindi sila pinasusweldo sa tamang oras. Ano ho? Meron din sila namang pinasusweldo na hindi tama yung kanilang minimum wage. So, at meron din ho dito na dayuhang negosyante na wala naman ho sa pangalan nila. Gumagamit lang ho sila ng dummy. Ibig sabihin, sila ho ay hindi lehitimong pwedeng magnegosyo through dito sa ating bansa. Hindi lang ho sa Lipa. Gumagamit lang ho sila ng dummy para ho sila makapagtayo ng negosyo rito. At sila pa ho yung lumalabag. Sila ho mga dayo ang lumalabag sa labor law. Bagamat meron tayong existing sa national law regarding labor, ay siguro po ay meron tayong paraan na magagawa para maproteksyonan. Halimbawa, itong ating mga manggagawa o yung ating mga kababayan dito sa Lipa. Halimbawa po ay doon sa isang pangyayari na nagtrabaho yung ating kababayan pagkatapos meron siyang nagawang pagkakasala na hindi naman na malaki ay basta lang siya pinalis at hindi naman siya sinuwelduhan. At ang isa pa ho ay yun hong pangyayari na gusto ko rin hong itoon ay yung isang dayuhan na negosyante kung sakasakali at meron siyang magagawang labag sa batas dito sa ating bansa, ay magawa tayo ng ordinansa na pwede na implement natin na kung sakali at siya magkamali, ang batayan natin ay hindi lang national law, kundi meron din tayong law dito sa atin na magbibigay proteksyon sa ating mga kababayan o sa ating mga manggagawa. So, sana po, hindi naman sa kakayang sinasabi ko ito ay hindi tayo welcome sa ating mga dayuhang negosyante. Ang akin lamang po ay, kung maaari, ay may refer ito sa tamang komitiba na pwede tayong gumawa ng ordinansa para naman o maproteksyon na natin ang ating mga kababayan, lalo tigit ang ating mga manggagawa at ang ating mga kababaihan. Meron din isang kaso rito na ito ay hindi lang ho pwede sabihin yung pangalan na ang involved po dito ay Bombay. Ano ho? Nag-asawa siya ng isang Pilipina, pero tayo naman ho siguro ay may batas din na kahit ay asawa, ay hindi mo siya pwedeng pilitin pagdating ho sa isang bagay na ayaw ng asawa niya. So, sana po, mabigyan natin ito ng tuon dahil bukod ho doon sa aking nasabi na Pilipina nga nag-asawa ng isang Bombay, meron pa hong ginawa siyang hindi maganda doon sa kanyang asawa at base sa nakuha kong impormasyon ay pinapanood pa daw po nung kanyang mga kaibigan Bombay yung ginagawa nila pagka ho sa doon sa oras ng kanilang night. So sana po may refer natin at hindi na ho ito lumala at dumami pa ang mga ganitong kaso dito sa ating lungsod. Maraming salamat po. Magandang umaga. The matter brought up by the Honorable Monfero is referred to the Committee on Labor and Committee on Trade and Industry. And I would like to commend the Honorable Monfero kasi po ay hindi po isolated cases yung inyong binanggit. And panahon po, dapat po talaga nating aksyonan dahil tingnan po natin kung may mga working visa permit or visa sila. Lahat po ng aspects po ay atin pong tingnan para po paproteksyonan po natin ating mga kababayan. Dahil po pag tayo kasi mga Pilipino, nasa ibang bansa, tayo po ay TNT. Wala po tayong permit, tayo po yung mga, tayo na po ang
kumbaga katulong doon, pero tayo hinahabol pa. Pero pag sila po narito, pareho din naman po, wala rin po silang permit, sila na po ang amo, sila po nagmamalabes. So kailangan po talagang aksyonan to. And may I also request the chairman of the Committee on Trade and Industry and the Committee on Labor to also ano po tayo na mabilisan? And committee on human rights, tama po. Tatlo pong committee, mag-contact po tayo ng agarang committee hearing. Ipatawag po natin through the help po ng ating permits and licenses division. Patawag po natin itong mga tao pong ito. Thank you very much, Mr. Clerk. The Honorable Briones is recognized. Good morning, Mr. Chair, sa ating pong mga kasamahan at sa mga bisita, lalo na ang mga students from BSU. Good morning. Bago po ako magsabi ng aking privilege, gusto ko po munang express ng aking katuwaan sa nireport po ng ating Councilor Don Linatok at Councilor J.R. Makasait sa napakagandang report na ibinigay po nila coming from the DILG. At alam naman po natin na napakaraming balita, masasamang balita na binabalita ngayon sa mga sa tungkol po sa gobyerno, at nakakatuwa po at very refreshing na marinig ang magandang balita na ito na kinokomment tayo ng DILG. Bagamat sabi nga po ni Consel Nilo, marami pa po tayong dapat i-improve. At least we're getting there, at least we're accomplishing something, and this is something that all Lepeños should be proud of, na meron po tayong nagagawa. At ito po ay nakakagana magtrabaho, hindi lamang sa public government officials, kundi po sa mga nagbabayad din ng buwis, sa ating mga ordinaryong mamamayan. Yun lamang po. Maraming salamat po muli, Councilor Don Linato, Councilor J.R. Makasait, sa inyong napakagandang report. And Mr. Chair, ako po ay nakatira sa Barangay Dagatan. At tuwing ako po ay ginagabi pag-uwi, lagi ko pong nakakasalubong ang ating mga estudyante from the KLL. At meron na rin po nakakapagsabi sa akin na napakadilim nga naman po ng kalsada, lalo-lalo na po sa mga estudyanteng panggabi. Minsan napapansin ko sila, 9 o'clock umuuwi, naglalakad, nag-aabang ng jeep. At bilang ako po ay babae, kung ako po ang nasa posisyon nila, ako po ay matatakot maglakad mag-isa. Dahil po, mahaba ang kalsada from the KLL to Fiesta Mall ay napakadilim. So, na-privilege ko na po ito dati, at ino-open ko ulit ito on privilege na sana po ma-refer sa tamang committee ang pagpapailaw po nung kalsadang yon, kung sino po ba ang responsible, at kung ano po ang pwede at posibleng maging gawin para naman po maging ligtas ang kalsadang yon sa atin pong mga estudyante sa KLL, lalo na po tuwing gabi. Maraming salamat po. Referred to the Committee on Public Works and Engineering. Privilege, the Honorable Joel Puba is recognized. Mr. Chair, ang aking pong privilege ay kaugnay na rin po sa ating peace and order. Ano po? So, kalimitan po nasa sangkot sa mga krimen po dito sa atin, kagaya po ng mga akit-bahay, yung mga namamasok, mga nangyari po, ay mga dayuhan. Ano po? So, napakaganda po siguro sa akin po pag sasaliksik, dito po may nakita po ako sa ating Code of General Ordinances of LIPA. Na nakalagay po dito ay yung patungkol po sa ating mga registrations po ng mga transient, at ganyan din po registrations po ng mga domestic helpers, poultry, piggery, kahit po siguro sa mga bahay. Ano po? Dito po nakalagay po, kung marapatin yung basahin ko po, ay dito po nakalagay ay sa mga sa transients po ay no household head shall allow any transients to leave with them without submitting the list of names and other required informations of transients in the to the barangay secretary. At nakalagay din po sa isang section doon, section 1, the names and list of the transients should be submitted to the barangay secretary within 72 hours from the arrival of such transient.
So, ibig sabihin po, lahat po ng mga titira o makikitira ay dapat ay nakarehistro sa barangay. Kaya lamang po, nangyayari po ngayon, kunyari, may dumating na kamag-anak si Consel doon, nakitira sa kanya, yung kamag-anak, ay isang linggo na doon ay hindi pa nakarehistro sa barangay. Yan po ang mga limit nangyayari. May dumating na kaibigan, pinatira ng mga isang buwan, dalawang buwan, may nagawang kalokohan doon sa barangay, hindi na ho malaman kung sino, ano po, hindi na mahabol. At gayon na rin po dito sa atin po mga katulong, yung mga helpers po, ay nakalagay po dito, registration of domestic helpers, poultry, piggery, boys, cattle, ranchers within 30 days after their arrival at the barangay shall be responsibility of the household head. Ano? So, yung iba isang taon na nagtatrabaho sa piggery, isang taon na nagtatrabaho, hindi pa rin nakirehistro sa barangay. So, kagaya po yan nangyari dyan sa May Lima. Ano po? Yung may napatay sa May Lima. Yung dalawang taga-taal na babae na nirape pa daw. Ano? At ang sabi po sa aking pag-sliksik ay construction worker daw po ang nakaano, nadayuhan din. So, napakahalaga po na siguro, hindi lang po siguro na i-implemento, pero mas maganda po siguro kung ma-amendahan po natin to. Sa palagay ko po ito ay... So, nakalagay po dito ay siguro, kung di po nagkakamali, 1991 pa daw po to. So, mas maganda po siguro kung ito ay ma-amendahan natin ng bagong ordinansa, no? At sa ganun, mas maitama po natin sa panahon ngayon. Yun lamang po, Mr. Chair. The matter brought up by the Honorable Puwa is referred to the Committee on Peace and Order and Public Safety. Privilege, the Honorable Mendoza is recognized. Magandang umaga sa ating Vice Mayor, sa lahat ho ng mga kasama at mga bisita ho natin ngayong umagang ito. Kanina nga ho ay napakaganda ng mga diskusyon na nangyari at nabuksan ho yung tungkol sa atin pong mga good housekeeping, sa good governance. At kanina ho ay nagkamaroon ng kaunting diskusyon tungkol po sa tulungan at sa mga ginagawa po ng ating executive department. Ngayon nga ho ay naliwanagan ho natin lahat na ang sanggunian ay napakalaki ng parte na naitutulong para sa good governance at sa good housekeeping. Ito'y magsimula pa nung panahon na ilagay ang Local Government Code nung 1992, ang sanggunian panlunsod ay laging sumusuporta sa ating executive department para sa paggawa ng mga tamang batas para maimplementa ng atin pong executive. Pero dito nga po ay meron po tayong mga ibang mga batas na atin pong ginagawa, meron po tayong resolution, meron tayong mga ordinances na ipinapasa natin. Tatanong ko lamang po sana kung ito po ay naitutuloy o naipapagawa ng atin pong executive department. Dahil alam naman po natin, sa dami ho ng ginagawa rin po natin, sa dami rin ng ginagawa ng executive department, meron hong ibang mga nakakalikdaan o meron mga na-overlook o kaya ho meron mga hindi nabibigyan ng pansin. Katulad na lamang po na balitaan po natin na ang Pure Gold ay malapit na hong mag-umpisa. Nabanggit po na ito ay uumpisahan na, pero meron po siguro 2 weeks ago na resolution na ipinasa uli ang atin pong mga kasama dito sa Sangguniang Panlunsod. Sana naman po ay maiparating uli natin, maiparating po ng executive department kung ano po ang hinihiling ng atin pong legislative department. Kasi po sa atin pong ordinance ang pag-aaproba, noong kanila pong special use permit, nakalagay po doon na kailangan po na maglagay po sila ng kalye, kailangan po maglagay po sila ng pedestrian overpass. Katulad nga po ng hiling ng karamihan ng Sangguniang Panlunsod, ang gusto po nila ay maitama po lamang naman kung ano po yung nakalagay sa ordinansa. Kasi marami hong mga miyembro ng Sangguniang Panlunsod ang nakikipag-usap sa mga tao sa paligid ng tinatayo pong Pure Gold. Madami pong tao ang dumadaan doon sa iba't ibang barangay. Ang kinakakaba po nila ay kung gaano po ang magiging traffic sa lugar na iyon pagdating po ng pagbubukas ng kanila pong tindahan. Ngayon nga po, napag-usapan din po dito kanina na ang palengke po ay ginagawa ngayon. Ilang portion po ng kalsada natin sa palengke
ay tinatayuan na ng tindahan. At ngayon nga po ay sinasaraduhan pa yung ibang parte doon, pati po yung atin pong parking space doon ay nawawala na po. So, it will cause additional traffic sa loob ng city proper, and alam naman po natin na ang Sabang is also part of the city proper of the city of Lipa. So ito po ay magkakabuhol-buhol na ang trapiko, at palagay ko naman po tama po ang hiling ng sanggunian panlunsod na magkameron po uli ng patawag po o kung ano man po ang request po ng sanggunian lunsod noon na ipatupad po ng atin pong pure good. So ito po ay gusto ko po maipadefer po uli sa ating komitiba. Kaganda nga po at nabuksan po natin ang pagtutulungan ng isang ng legislatura at ng eksekutiba, at sana naman po ay mabigyan din po ng pansin ang bagay po na binuksan ko ngayong umagang ito. So yun lamang po, Mr. Chairman. The matter brought up by the Honorable Mendoza is referred to the Committee on Trade and Industry and Traffic. The Honorable Linatok is recognized. Mr. Chair, in support to the statement or the privilege speech rendered by Councilor Bibong Mendoza, siguro po para sa kaalaman ng lahat ng mga taga-Sabang at mga karatig nitong ay hindi naman po lahat ay nakakapanood din ng sa CADVI at nadidinig ang ating mga diskusyon dito, siguro po ay hindi naman kalabisan na tayo ay magpa-photocopy ng ating resolusyon na naglalaman ng ating mga kondisyones sa pag bibigay sa kanila ng special use permit. Siguro ay copy furnish din natin ng obispo ang lahat ng kaparian, ang lahat ng religious institution, upang nang sa gayon ay hindi magkaroon ng misconception or misinterpretation na kinakalaban lang natin ang isang negosyo, ang isang establishmento na magtatayo dito sa lungsod ng Lipa. Sapagkat ang atin pong hinahanap dito ay ang pagsunod ng isang malaking mamumuhunan na ito sa ating resolusyon na simula't sa simula ay hindi po sila sumunod. Siguro po ay maipaalam natin through providing copies nung ating resolusyon, yung pag-aproba natin ng SUP, na ipabigyan natin lahat ng household na nakapaligid dito sa Pure Gold upang maintindihan nila na ang sangguni ang panglunsod ay hindi nagpabaya, at concern natin po dito ang number one ay traffic, kaligtasan, at yung pagkakaroon ng magandang road network dito sa palibot ng Pure Gold, upang nang sa gayon hindi na sila magsasabing ano baga ang ginawa ng sanggunian sa puntong ito. At paano nagkaroon ng permit ang Pure Gold na mag-operate, mag-occupy sa kabila ng sila ay merong binabaylit? So siguro mapadala natin ang obispo, ang lahat ng mga pare, ang lahat ng mga, dahil di umano pagka nag-blessing daw po yan, ay parang buong archdiocese ay pupunta riyan, mga kaparian, dahil daw po ang upa ng Pure Gold diyan ay ipagpapatayo kung hindi ng seminaryo ay kumbento. Baka po kasi matag o magkaroon ng misconception ng sangguniang panlunsod ay kumukontra sa religious practice o sa religious undertakings ng simbahang Katoliko. Hindi po. Tayo po ay tumutugon lamang sa ating tungkulin na iayos o sa pagsasaayos ng ating kalsada. At nang sa gayon, malaman din nila na ang Pure Gold, sila ho ay mga pari, sila ho ay nangangaral ng sampung utos ng Diyos na ito'y sundin. Pero ito po ay special use permit lamang, ay hindi sinusunod ng kanilang kliyente. Yung umuupa po sa Romano Katoliko na property ay hindi sumusunod sa isang simpleng resolusyon. Paano pa ho kaya ito makasunod sa ipinangangaral ng simbahang Katolika na sampung utos ng Diyos o ang mga sinasaad sa Biblia na pagsunod ng tama sa batas ng tao at sa batas ng Diyos? Maraming salamat, Mr. Chair. The Honorable Mendoza is recognized. Yes, Mr. Chairman. Gusto lamang huli nating i-reiterate na tayo po ay hindi kumukontra
At sa pagpapatayo nga ho ng pure gold, ang atin lamang pong sinasabi ay sana po ay masunod po nila ang mga patakaran na ginawa po natin doon sa kanilang SUP. Kasi hindi po yung mismong negosyo ang ating pinipigilan diyan. Ang ating pong iniisip diyan ay kung papaano ho makakaluag pati sa ating mga mamamayan ng lungsod ng Lipa ang pagdaan-daan diyan, maiwasan ho ang trapiko. Gusto ko pong ulitin, hindi po natin kinokontra ang negosyo po dito at welcome na welcome po ang ating mga negosyante dito sa lungsod ng Lipa. Ang gusto lamang po natin ay maipaabot din po sa kanila na meron po tayong batas na ginawa na dapat po ay sinusunod. Kaya humihiling na rin po tayo sa ating pong executive department na yung ating pong mga resolusyon at ordinansa ay mapa-implementa po nila at tayo po ay magtulong-tulong para ho sa lalong ikagaganda at kaayos ng lungsod ng Lipa. Privilege po. The Honorable Monte Alto is recognized. Mr. Chairman, nais ko lang pong ipaalam sa kapulungang ito na yun pong ating matagal na inaasam-asam na mabuksan yung exit sa Bulacnin ay atin lang na committee hearing nung last week. At kaharap po ang taga San Miguel Corporation, taga Star Tollways, taga DPWH at lahat po ng nagmamayari ng lupa na dinaanan nung exit. At nagkasundo na po lahat na sila ay mababayaran na at pumapayag na sila na makapagawa na ang Star Tollway doon sa exit na yon. Kung mapapansin nyo po ay ginagawa na ngayon dalawang toll booth at nangako po sila na by September or October ay mabubuksan na po yung tollway na yon. Napakalaking kagalingan po sa ating bayan, lalo na sa mga taga East District, North District, mga taga Padre Garcia, Rosario, na yan po ay mabuksan na sapagkat mawawala po ang say 40% ng traffic diyan po sa ating barangay Tambo papunta sa bayan, sapagkat sa halip po na sila ay doon padadaan at mag-exit ay doon na po sila dadaan sa Marawoy papunta sa kanilang lugar sa East District at dyan po sa atin sa District 4. Ano po? Isa pa po na ating pinipilit maayos ay ito pong ating shortcut at alternative road diyan po sa Antipolo del Norte. Ang labas po ay sa Latag, sapagkat napakarami pong natatrapik kapag may patay, may libing o kaya ay may okasyon sa Carmel. Kaya po hayaan natin pong makapagpatawag tayo ng committee hearing upang mapatawag natin ang mga involved na tao, may-ari ng subdivision dyan na ating dadaanan upang tayo ay mapayagan na talagang maging alternative road natin yung isang subdivision doon papunta sa Latag, Mr. Chairman. Yun lang po. Refer to the Committee on Traffic. Privilege. Announcement. Announcement. The Honorable Briones is recognized. Tungkol po sa pinrivilege kanina tungkol sa public market, tayo po ay magkakaroon ng committee hearing on Thursday this week, 9 a.m. Iniimbitahan po natin ang mga persons concerned, lalo na po ang market administrator, ating city admin, ang mga nagtitinda po sa palengke na may mga concern din po tungkol sa topic kanina. At ang ating mga kasamahan po dito sa sanggunian. Thank you po. Urgent matters, the Honorable Linato is recognized. Mr. Chair, I move that item number 1 of the business for the day, the supplemental budget of Barangay Talisay, be considered as any urgent. Second for urgency, seconded. Discussion, objection, hearing none. Item number 1 of business for the day is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move that we pass a resolution concurring the supplemental budget of Barangay Talisay in the amount of 273,018 pesos for third and final reading, Mr. Chair. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. Supplemental budget of Barangay Talisay is hereby approved for third and final reading. Urgent matters? The Honorable Katipon is recognized.
Pahabol ho are sa Privileged Physical Cell Bibong. Yun yung ordinansa ho natin na sponsored by Nilo Katipo at saka ho ni na Bukalweng Sumbrano na yung at least 70% employees ng mga negosyo sa Lipa at Tagalipa. Akin ho pinakikiusapan ng chairman ng kung sino man chairman nakaka-under ho sa peso. Baka good government na rin. Tingnan ho ninyo diyan ang requirements ng Pure Gold. At saka na city government, parang hire na sila. NBI clearance, police clearance, court clearance. Napakasimple ho na sinabi ng ordinansa na kwalipikadong Tagalipa ang priority diyan. Naangal na ho yung taga-barangay Jace at ni isa ay wala. Yatang tatanggapin siya kanilang Pure Gold kung ito'y mabubuksan. Yun lang ho, nire-remind ko lang ho sa chairman any, ng Juan. Any other matters? Kung wala na po, the Honorable Joel po is recognized. Ito pa daw sama dati? Hindi pa daw eh. Hindi pa daw. Sama mo na! Ha? Mr. Chair, ito po yung nakarefer na sa akin noong nakaraan. So, regarding po sa donation po ng kayo Manggi. So, I move for the urgency of this matter, Mr. Any second for urgency? Seconded, discussion, objection, hearing none, the motion duly seconded is hereby approved. Mr. Chair, I move for the passage of a resolution concurring with the kapasyahan bilang 02-2014. Passed by Barangay Kayumanggi. For third and final reading? For the third and final reading. Any second? Seconded. Discussion? Objection? Hearing none. The motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. Lasal. Mr. Chair, ito po yung na-refer na sa akin na nakaraan, kaya lamang po ay hindi ko po napagawa ng committee report regarding po to sa reclassification request po ng De La Salipa. Doon po sa kanilang lote. Ano po? So, Mr. Chair, move for the urgency of this matter. There's a motion for urgency. Any second? Mr. Chair? Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. The matter is hereby declared as urgent. Mr. Chair, I move for the passage of an ordinance reclassifying the property of De La Salipa with a total area of 8,691 square meters from residential use to from agricultural use to residential to institutional use, wherein the 7,991 square meters will be considered as institutional and 702 residential located in Barangay Matasalupa. Any second? Jointly moved and seconded. Discussion? Objection? Hearing none, the motion duly seconded is hereby approved for third and final reading. If there's any there's no other matters to discuss, and if there's no objection from the floor, the session is adjourned.
Narito na ang programang Usapang Pangkabayapaan, Usapang Pangkaunlaran.